paglisa ng mga Amerikanong sundalo sa lupain ng Afghan. Kaganapang nagdulot ng napakalaking gulo na babago sa pamumuhay ng mga mamamayan at sa takbo ng gulong ng kasaysayan. Nagulat ang buong mundo nung nasaksihan nito na sa isang iglap bumagsak ang pinakasentral na pamahalaan ng Afghanistan at pinalitan ito ng isang grupong hindi napatumba ng Russia noon at ng Estados Unidos sa labanang halos tumagal ng ilang dekada at pumatay sa libu-libong mga sundalo at inosenteng tao. Ano ang sikreto ng grupong ito? Bakit hindi man masupil ng mga dayuhan? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halungkatin ang kasaysayan at hanapin ang sagot sa katanungan. Totoo ba? Paano nagsimula ang gulo? Walang duda, hindi alam ng karamihan na ang gulo kamakailan lang ay nagsimula noon pa mga taong 1970s. Sa paglaganap ng komunismo sa buong mundo, hindi lamang ang bansang China at Cuba ang namangha sa ideolohiya ni Karl Marx, pati na rin ang mga Afgano. Isang mabilasik na grupo ng mga komunista ang sumulpot sa bansa. Ngunit walang laban ang mga ito kumpara sa nakatatag na gobyerno. Mga taong 1978, nang tulungan ng noong Union of Soviet Socialist Republics ang mga ito na pataubin ang nakapwestong gobyerno. At ganun nga ang nangyari. Buwan ng Disyembre, sa tulong ng mga Ruso, na ipwesto ang pamahalaang komunismo sa bansa ng mga Afgano. Dito nabuhay ang 20 taong kasunduan sa tinaguriang Friendship Treaty. Ayon sa History.com, nakipagkasundo ang USSR sa Afghanistan upang patibayin ang komunismo at pataubin ang mga rebelde. Bagamat malakas ang kapit ng komunista sa bansa dahil sa suporta ng USSR, maraming grupo ang isa-isang nabubuo. Karamihan sa kanila ay mayroong hinanakit sa komunismo. Bakit kamo? Ang ideya ng komunismo ay malayo sa ugali at isip ng mga mamamayan ng Afghanistan. Ito ay dayuhang prinsipyo na labag sa kanilang reliyon. Kaya pagdating ng taong 1979, gumuho ang pamahalaang komunista. Nagdulot ito ng malawak na giyera sa pagitan ng mga Afgano at ng USSR na tumagal ng mahabang panahon. Ngunit hindi lamang ang dalawang bansang nasangkot. Dahil sa kainitan ng labanan, naging laman ng balita ang nagaganap. Ang mga gobyerno mula sa kanluran ay nahati sa suporta, yung iba para sa USSR, yung iba naman laban sa komunismo. Sa katunayan, na-boycott ang 1980 Olympics na ginanap sa Moscow at ang 1984 sa Los Angeles dahil sa panghihimasok ng Russia sa Afghanistan. Sinuportahan ng ilang grupong laban sa komunista, binigyan ng mga advancing sandata, sinanay sa labanan at inabutan ng mga panustos. Ngunit isang grupo ang nagpakitang gilas sa gitna ng malahiganting kalaban, ang tinaguriang Mujahideen. Anong taktika ang ginamit laban sa mga rebelde? Unti-unting naitulak ng mga Ruso ang mga paksyon palabas ng Kabul at sa ibang mga bayan. Maraming rebelde ang tumira sa maliliit na probinsya at malayong lupain. Dahil sa ang bansa ay puno ng mga bundok, naging hadlang ang pasikot-sikot ng mga daanan sa tagumpay ng mga dayuhan na sugpain ang mga nagkalat na rebelde. Nasasabotahe ang mga daanan, mga checkpoint at mga shortcut, madalas din ang ambush.
Isa pang malaking problema ng mga dayuhan ay ang mga miyembro ng rebelde na tumira kasama ng mga lokal. Kung walang labanan, ang mga ito ay namumuhay kasama ng mga taguroon. Siyempre, mas nakagiliwan na ng taong bayan ng mga rebelde kaysa sa dayuhang mananakop. Hanggang sa lumaki ang bilang ng mga nito, bawat teritoryo ay may sariling pinunong rebelde. Tinuruan ng mga kalalakihan at mga kabataan na gumamit ng armas. Pagkaraan ng maraming taon, sa kawalan ng pag-aasang talunin ng mga nagkalat na iba't ibang grupo, isa sa mga nakagigimbal na taktika ang inilunsad ng mga Ruso, ang tinaguriang booby trap toys. Ang mga ito ay bomba na nakakabit sa mga laruang pambata, hindi para patayin ang mga musmus, ngunit upang parusahan ang mga pamilyang kasabwat ng mga rebelde. Ito ay naging kontrobersyal nung ang paraan ay nais sa publiko na itinanggi naman ng USSR. Dahil sa sobrang bagsik ng gulo, marami ang lumikas papunta sa mga karatig na bansa katulad ng Pakistan. Mga bata, kababaihan at nakatatanda, mga pamilya ay nagkahiwa-hiwalay, mga naulila at mga nabiyuda. Ito ay kinikilala ng mga human rights activists na isang napakalaking sakuna sa buhay ng isang pamilya ang lumaki ang mga anak ng walang magulang. Karamihan sa mga naging ulila ay tumira sa mga refugee centers ng ilang taon. Isang henerasyon mula sa sirasirang pamilya ang nanahan sa mga kampo na ginawa ng United Nations Refugee Agency. Ngunit maraming mga kabataang lalaki ang hindi naman pinabayaan. Ang mga ito ay naging estudyante ng relihiyon. Tinuruan sa batas ng Sharia at aral sa iba't ibang larangan, nagsanay din ang mga ito na gumamit ng armas. Ang mga batang estudyante ay nagkaroon ng pag-iisip sa tulong ng mga Pakistani madrasas, mga relihiyosong paaralan sa bansang Pakistan para sa mga naulilang kabataan. Dito rin natutunan ng mga estudyante ang panghihimasok ng mga dayuhan sa bayang kanilang sinilangan, kaalamang huhubog sa kanilang pagkatao. Ang mga ito ay nagkimkim ng galit sa mga mananakop at ayon na rin sa kanilang relihiyon, ang mga dayuhan ay ang tunay na kalaban. Bagamat ang mga ito ay musmus pa lamang, ang kanilang nasaksihan ay tumanim sa kanilang isipan. Anong kinalaman ng mga batang estudyante sa Taliban? Mabubulabog ang iyong isipan kung maririnig mo na ang salitang Taliban ay nangangahulugang mga estudyante. Ano ang adhikain ng mga estudyante? Pagdating ng maraming taon, ang libo-libong estudyante mula sa mga relihiyosong paaralan ay nagsibalikan sa lupain kung saan nawasak ang kanilang mga pamilya. Hindi upang mabuhay ng matahimik, kung hindi upang ipagpatuloy ang laban ng kanilang magulang. Sa kanilang pagbabalik, hindi na mga komunista ang kanilang dinatnan, ngunit mga sari-saring grupo, mga paksyon na sumubil sa mga Ruso, at ang pinakamatigas sa lahat ay ang Mujahideen. Ngunit dahil sa mas relihiyoso ng mga estudyante, mas deboto, tinalo ng mga nito ang natitirang pamahalaan sa Kabul. Itinatag sa lupain ng mga batas ayon sa relihiyon, at pinilit na pag-isahin ang buong bansa sa pamumuno ng mga estudyante. Subalit sa higpit ng kanilang patakaran, sino man ang lumabag sa kanilang batas, babae ka man o nakatatanda, ay karumal-dumal ang iyong sasapitin. Pinahiral ang maraming pagbabawal sa pamumuhay ng taong bayan, mula sa balbas ng mga kalalakihan hanggang sa trabaho ng mga kababaihan, lalo kung ito ay may ugnay sa pamumuhay ng mga taga-kanluran. Ilang taong namuno ang grupo, nagsilbing pulis sa mamamayan, sila ang husgado at sila rin ang berdugo, hanggang dumating ang mga Amerikano.
Noong mga taong 2001, sa isang mainit na labanan, napatalsik ng Estados Unidos ang mga estudyante sa pwesto. Halos 20 dekada naglagi ang mga kano sa lupain. Pinilit ng mga nito na itaguyod ang gobyerno ng masa. Para sa masa, mula sa masa. Ngunit hindi ito madali dahil ang mga rebelding estudyante ay naghihintay lang ng magandang pagkakataon. At ito nga ang nangyari paglipas ng halos 20 dekada. Kamakailan lang, pagalis ng mga Amerikano, sa isang iglap, nagbalik sa pamumuno ang mga Taliban. At mukhang ang mga ito ay hindi bababa sa kanilang pwesto ng walang labanan. Habang ang buong mundo ay patuloy na naghihintay sa susunod na kabanata. Anong aral ang mapupulot dito? Marami ang naniniwala na natalo ang mga dayuhang katulad ng Russia at USA sa mga rebelde sa dahilan ang kanilang layunin para sa bansa ay hindi tugma sa puso ng masa. Masanay ang mga mamamayan doon na mabuhay sa kanilang paraan, hindi sa paraan ng mga taga-kanluran. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Ang tanong, tunay bang malawak ang iyong pag-iisip? Totoo ba